schedule dito. Huwag niyo kalimutan po ito sa CCDC Gymnasium La Trinidad, Benguet. Paiinitin po natin ang Baguio sa pamamagitan ng boxing. At bubuhayin natin ang boxing muli sa Baguio. Kamukha na magbuhay natin ang boxing sa Cebu. In the meantime, Gores attacking very, very ferociously. Uy, good timing, good timing. Counter niya ni Gores, ha? Ang ganda ng timing nito si Gores. So ever since, talagang ano yung gagalaw eh. Oo, oh, tama-tama ang bitaw niya na suntok eh. Coordinated kasi ang ano niya eh. Ang galaw niya. Yan ang kabutihan sa'yo pag may amateur background ka eh. Tingin mo pati ang paa ng Gores. Tama-tama ang buka ng paa, lahat. Although yung koma, kita mo naman ang mga binibitawan yun. Pwede nasaktan siya si Gores doon, no? No question about it. And like a tiger, whom suddenly somebody stepped on its tail, is now screaming in anger. And now, Gores tries to be nonchalant about it, tries to be calm. Lands a beautiful left cross and a 1-2 combination that tags Gores. Oy, oh, quite seriously, yes indeed. Oh, Gores sensing that maybe Comas ready for the fall. He is. Ang ganda na tumamangi sa katawan, Seb, oh. At mukhang si Gores, si Coma ay walang intention tumayo dahil hanggang ngayon, nasabay si Hininga siguro sa'yo pag tinamakan ka talaga doon. It was the best round so far, I must say, in terms of action. Ladies and gentlemen, we have the official time at 2 minutes and 39 seconds of round number 3. Referee Teddy Alivio reaches the count of 10 and we have a winner by knockout, Z. Gores. So close, and he said, I called it this way. I saw it the other way, Shiger. I guess that's why sports is so interesting. At saka di ang tatlong judges natin nakalagay sa iba't ibang posisyon. Dahil ngayon, iba ang tingin ng isa, iba ang tingin ng isa, dahil nga di yan sa pinatatakba. Perspective eh, no? Third round. One is no more. Lahat ang bitaw ni Gores kumukonekta eh. Magdara itong iska na nagtitilid siya umakapas. Pero kung kapo naman ninyo, ang puto ng Gores. Welcome to round number 4 of what is scheduled as a 10 rounder. We are sharing with you the fights we recorded at the Gaisano Country Mall during the Sinulog Festival of 2003 here in San fourth round, and suddenly Gores is red hot. Ladies and gentlemen, we have the official time at 20 seconds of round number 4. Referee Tony Pesans reaches the count of 10, and we have a winner by knockout and still undefeated. They call him Z. Gores! Espasyo, kapapiringgot, kapapiringgot na lang na espasyo doon sa taas siguro, pero hindi nga upuan yun doon sa tuktok ng Quirino Grandstand. Medyo malayo na yun. Malayo na yun. Salamat po, San Miguel Beer, Ginebra San Miguel, Gold Eagle Beer, B-Meg at saka Extra Joss. Pinapanood niyo po si Roy Balataria na nakataligod sa inyo laban kay Z. Gores ng Cebu na sa inyong kanan sa mga sandaling ito. Oh, yes! What a great combination. On the money. Sabi itong Balataria, taga Cebu rin to, ha? Uh-huh. Okay. Bata nga po ng JMP. Pareho, pero iyan po, makaibang stable. Dahil nga po sa ranking nila, kailangan po sila ang maglaban sa ad-interim championship. Pero alam mo, nakakatuwa yung barangay Cebu, ano? Pagka tumayo silang Maynila, isang barangay sila, no? Sama-sama sila. Sama-sama. Nagtutulungan. Pero dito, hindi. Talagang makaiba ang kanilang kampo ngayon, pati mga sports writer na kasama. Ah, yun lang. Yun diba? Lang. Ah, yun lang. Yun lang. Because this is a major move forward for Gores. No question about it. Yes. And for Balataria, pareho talaga ano dito. Kaya, uy, mga binibitaw ba po ni Gores? Sige ko. Ngayon, si Gores, Seb, yung mga nagiinit na mga binibitaw niya suntok, mga mil naman na eh. Maka may bahagyang galos itong si
Balataria sa kaliwang mata. Ewan ko kung tama ako, kung may sugat na, hindi ako sure. Anyway, Gores trying to mix it up inside. Alam mo, malakas kay Gores, eh. Yung bigla niya, yung biglang left straight. Oh, lagatik. Tuk-tuk. Kumaya ka nun, eh. Oh. Lagatok pala. Ayan na. Uy, maganda naman ang binitawan ni Balataria yun, ha? Well, itong Balataria, Sen, nagbibigay ng magandang laban kay Gores, ha? Ooh, solid shot by Gores. He had the first hit on the canvas. Swak na swak, Sen, eh. Yung left is straight, yung right hook, eh. Sa bilis, yan. Yun ang sinasabi kong bilis ni Sito. Hindi nakita ni Balataria yun, eh. Referee asking Balataria, are you all right? Are you aware where you are? Suddenly, a bit of stars in the horizon of Balataria. Well, at least yung Balataria naka-recover agad. Diyan mo makikita kung ang isang boksingero insayado o hindi. Nasa condition. Nasa condition. Sa iba yon, yung tamang yun ni Gores, maaaring hindi na makatayo kung makatayo man. Baka. Oh, parang yung nakita natin kanina nung sino ba yung lumaban niya? Si Haro at saka si Condes, di ba? Nakakita ng ulap bigla, eh. Kita mo naman ang mga jump ni Gores, oh. Well, siguro dyan sa mga kilos na yan, eh, Gores na in love si Adorno Salud, no? Dahil na sensational naman ang pagkaparano niya, no? Sa Cebu. Well, ito ginagawa niya uli ngayon. And the referee says, time. Already we've had two knockdowns, one in the fourth and one in the fifth, for Elias. Yun, mama na naman po yung kaliwang yung dulong-dulo. Pero alam mo, Basquiat is said, malapit ng tumahim noong tamahan itong Balataria. Pero ganun pa man, tingin ko yung Balataria dyan sa tinamang yun. Yung ano nang marami pong mapibili kayo dito sa paligid. Mamaya, akin yung isang palanggana dyan. Samantala, welcome to the sixth round. Gores, right of your screens, against Balataria, both fighters from the Queen City, from the island of Cebu, to be very broad about it. Oh, and maybe that's it. Mukhang tinaas na ni Fernie Strelia. Tinamahan sa may punong tenga. Pag tinamahan ka din sa may punong tenga ngayon, Seth, medyo talaga magdadalwa ang tingin mo. You know, yung question ko sa'yo kanina, whether nararamdaman mo pa yung bagsak mo ng two previous rounds, ito naramdaman pa niya, no? Oh, yes, yes. Eh, napaluapan pa nung asinko. Tapos. Oh, ng mga tama niya lahat. At tumawa po si Gores sa kanyang pagkapanalo. And Ala Villamore, the former professional fighter as well, who has always worked that corner. Boy, he's still on the canvas. Oo, dahil nga yung tama sa may punong tenga, mas mabigat yun, eh. Na hindi po agad pinatatayo ng ating doktor, si Dr. Alampay. Ganyan po ang ginagawa nila dito yun. Inaano kayo yung kaluan tayo. So, kinakausap po siya ng doktor natin kung ano nararamdaman. Ganito po ngayon ka-hit ang ating mga doktor. Saka kasi pag pinilit mo kasi baka maano pa eh. Samantala, another look at the end. Yun. Ayun, sa may tega, no? Sa may punong tega. Sama niya. And Fernie Estrella, the third man in the ring, was done such an able job here. Mercifully ends the agony of none other than Roy Balataria. Let's now get the official time atop the ring. Of Senator Ramon Padilla. Now, ladies and gentlemen, referee Ferdinand Estrella calls a halt to the bout. The time, 19 seconds of the sixth round. Winner by technical knockout. Still undefeated, and now the Philippine flag.